Ayan po. May bunga na po pala yung okra ko, hindi ko napapansin. Ilang araw ko po kasing dinapuntahan, yun po pala, may bunga na sila. Yun nga po. Tapos po, itong mga akin namang mga pesye dito. Yan po, malalaki na. Yung pesye dito sa harapan. Kahit pa po paano, makakakuha rin dyan ng pang, ano, pang-isa. O pang siyama sa sinigang, o pang luto rin. Tapos po, hintayin namin gabi, malaki na. Nakakatuwa lang po yung mga tanim pagka may bunga na. Nakakuha ko na isa, kakainin ko na lang po ito ng hilaw. Ayun po, kinakain ko na yung okra kahit hilaw. Ito po yung masarap. Iba po yung lasa niya. Kaso nga lang, medyo malaki siya sa lamunan, pero masarap naman. Mas masarap po isa kasi sa labanos, saka iba po yung lasa nito. Medyo malakit na po sa lamunan pero masarap kainin. Ano po ba siya okra? Dito naman po tayo sa papaya ko. Ito naman po yung mga papaya sa harapan. May mga bunga na po sila. Kaso nga lang po yung iba hindi kumanda. Yan po sa gawin niya hindi po magsiganda. Ang gumanda lang po itong nasa gilid na to. Yan. Yung mga bunga po ito. Po, may mga bunga. Karamihan po, hindi po gumanda. Pero okay lang po. Mayroon pang pambawawi. Ito may pambawi. Yan. Andit po na, andahin bunga. Yan. Basta po, mapagbunga ko lang, okay na. Yan. Maganda naman po sila. Tapos po ito, may malaking bunga dito. Yan po sa gilid, ang laki ng bunga. Yan baba lang po ng puno niya. Yan po yung mga dwarf. Kahit po maliit, malaki po yung bunga. At saka may mga bunga po. Marami pong ibubunga yung dwarf na yan. Tapos po ito sa gawin na to. Yan. Nakapan nyo, iba klase bunga pa, patulis. Yan. Kahit po dwarf sila, patulis ang bunga. Yan. Ang ganda po nila. Tapos po, isa na to. Mukhang delikado na rin. Baka po ito yung mamatay din. Yan po, nasisimula na pong malanta. Kasi po na ano puro sila ng ulan. Pag ako po kasi umulan, nagkakatubig po yung lugar na to. Yan. Pero po yan, mga kapagpabunga din naman ako. Yan. Ganda po ng bunga. Ito po yung lalaki ng lalaki. Lalaki po yung bunga niyan. Tapos po, yan po yung mga tanim namin sunflower. Malalaki na po yung sunflower. Yan. Yan po yung sunflower. Nagkaroon lang po ng damo. Siguro po pag malaki-laki na yung sunflower, ako tatanggalan ng damo. Kasi po pag binunutan ko ng damo ngayon, baka po sumama yung puno, sayang. Damuhan din po ganyan. Tatanggal, ito lang naman po tatanggalin dyan. Madali lang naman po tanggalin yung muta. Ayan, lalabas na po. Kasi po pag binunutan ng damo, baka po kasi mabunot yung tanim. Ayan. Pag po malaki-laki ng konti, pag malaki na ng konti, hindi na po siya magagalaw. Ayan. Ito po element tudling. Yan po yung mga sunflower. Limantod din po yung time namin ni Kaya mo na yan. Ito po yung isa. Ayan yung isa. Ayan yung isa. Ayan yung isa. Ayan yung isa. Bali po, limantod din po ito. Ito po, 120 days po ito. May mga bulaklak na. Ito pong time na to. Mga ano na po ito. Siguro po, mga 5 days na po itong nakatanim. Yan. Yan po yun. Yan po, malalaki na sila. Siguro yung laki niya. Baka po may mga 2 inches na. Baka po mga 2 inches na yung sunflower. Ito pong sunflower na to. Lumalaki po ito ng husto. Ito po kasi giant. Lumalaki po ito ng 7 feet pataas. Hanggang 8 feet po. Tumataas po itong sunflower na to. Ayan po makikita nyo rin po yan. Pagka malalaki na. Tapos po yung mga sitaw ko dito. Ayan. Ayan po yung mga sitaw. Malalago na. At ayan nga po. May mga bulaklak na rin. Makikita nyo may bulaklak na yung sitaw. Ayan. So nasisimula na lumabas yung bunga. Ayan po yung bunga ng sitaw, yung katingting na yan. Isimula na po lumabas. Yan. Ayan po yung may mga tanim, may ina, may aanihin. Ayan po. Ayan, marami na po siyang bulaklak. Pero, mas marami pong bulaklak yung nandun sa unang tanim namin ni Kaimon doon. Ayan. Ayan po yung agad ng bulaklak. Yung gagapang po sila dyan sa ginawa namin balag na yan.
baka po bukas o sa makalawa, papatungan po namin ang mga kahoy yan. Yung mga sanga ng kahoy para gapangan nila. Yan po yung mga sitaw namin dito. Ito po ay apat na tulding lang. Pero yung apat na tulding po na yan, eh marami na rin po kami mapipitas dyan. Yan. Tapos po, ito naman yung sitaw namin dito. Ah, halos sabay din po na, ano, halos sabay din po sila na namumunga. Ayan po. Ah, bulaklak pa rin po. Ito po eh, una ko itinanim dito. Siguro una ito ng mga dalawang araw. Kaya po medyo mahaba-haba na yung lumalabas yung bunga. Oh, ito po yung bunga na niya. Yan po, yan na po yung bunga ng sitaw. Eh, ito po ay mabilis sumaba. Eh, kaya po ilang araw lang, yan, makasisimula na yung mga pitasan yan. Siyempre sa una po, konti pala yung mapipitas hanggang sa padami ng padami yung mapipitas namin sitaw. Yan. Ito po yung maalaga lang talaga sitaw. Kailangan pang igapang yung baging sa mga gapangan para ano siya. Para hindi mabalok to sa baba. Yan po. Yan po yung bunga niya. Mababa na. Yan. Masarap po yung may tanim eh. Tapos po, nagtanim ako ng pipino dito, no, isang araw. May tanim po akong pipino dito. Yung ginawa po namin balag dito, tinanim ko na ng pipino. Yan po. Yan po sa gulong na yan. Yan po, may pipino dyan. Sa gulong na yan. Tapos ito pa sa gulong na to. Bali isa, dalawa, tatlo. Bali siyam na ano po ito, siyam na lungaw. Ayan po. Ayan po, pipino po yan. Ayan po yung pipino. Ayan. Pipino po yan. Tapos ito po sa mga balde. Ito pong ayon na balde na to. Ayan po, itinanim ako ng pipino. At saka sa tatlong gulong, bali siyam na ano po yan, siyam na lungaw. Ayan. Ayan po, malalaki na sila. Ayan po. Dito po yan, papagapangin sa balag na to. Ayan. Habang tagulan po, maganda pong magpa ano, ng pipino, maganda pong magtanim. Kasi nga po, ang gusto ng pipino, yung mga ganyan umuulan-ulan para po malamig. Tapos po ito yung mga sili. Yung mga sili naman na itaba namin ni Kaimon, ayan. May mga bunga. May mga bunga po, marami, medyo marami pong bunga. Ito, maraming bulaklak. Ayan po, nakita nyo. Ayan. Namumuti po yung sili sa dami ng bunga. Ayan. Sa dami ng bulaklak. Ayan. Eh sana po ito yung magtuloy para marami kami mapitas ni Kaimon. Yan ang mga bulaklak po ng sili yan. Yan ang kapal po ng bulaklak. Na kasi po ito, ginambulan po namin, tsaka po namin pinataba ng 3x14. Nga kaya po yan yun. Nambubulaklak na po sila, tsaka yan, may mga hinig na po ng bunga. Yan. Yan. Yan po yung tayo namin dito ng sili ngayon. Gumanda na. Tapos po, yung mga papaya naman dito. Yan. Yung mga papaya namin tayo dito, may mga bunga na rin. Yan. Yung mga tayo, yung mga papaya, may mga bunga. Tapos po yung tanong kong bayabas, eto na, malaki na. Eto na po yung tanong kong guwapol, yan, laki na. Siguro po ito, baka may 1 month na dyan yan, na itatanim ko, malaki na. After 2 years po, ito yung mamumunga. At papakinabangan po, mabilis po mamunga itong guwapol. Yan. Napansin nyo, yan, ang laki. Yan. Ang laki na po niya, siguro po, ang laki niya. Ba, halos ano na po, halos hanggang hita ko na po yung ano. Halos hanggang hita ko na po, siguro po siya ngayon ay mga siguro mga 30 inches na po yan, taas yan. Mataas na rin po. Tapos po ito pong isang puno papaya dito. Yan, ito po yung dwarf din. Mababa lang pero maraming bunga. Yan. Yan, nakita nyo. Nakita nyo, ang baba lang niya pero kadami niyang bunga. Yan, sunod-sunod po yung bunga niyan. Pwede dyan, dyan ko lang po itinanim sa gilid na yan. Tapos po, ayan yung mga talong na nakasabit. Yan, makabaloktot na po sila. Malalaki na po sila. Siguro po, mga ilang araw pa, mamumunga na sila. Kasi po, parang lumalabas na yung bulaklak. Lalabos na po yung bulaklak ng talong. Kaya po, saglit lang naman po yan, sila yung mamumunga na. Tapos po, ayan yung mga kamatis ko. Tapos po, ayan, nagtanim po ako dito uli ng mustasa, sa may box na to. Ito pong tatlong box na to, sa may gilid ng kubo. Ayan. Tiyanin mo ko po yan ang mustasa uli. Kasi po, na-harvest na yun nandyan. Yan, ano naman. Meron naman ako pong tanim. Tapos po, ito, singkamas. Sinubukan ko po magtanim ng singkamas dito sa dalawang magkabilang gulong na yan. Yung isa. Yun po yung isa. Papagapangin ko po dyan yan. Susubukan ko po kung gagapang dyan sa arko na yan. Kaya po ako nagtanim ng singkamas dyan para dyan sa arko na yan, papagapahin ko po dyan. Yan po yun. Yan po yung
mga kamatis ko, medyo matamlay, kulang po sa ganda, gawa nga po ng pagkana sa sobra na init at ulan, yun po yung nangyari. Pero mas marami naman po yung maganda kaysa pangit. Yan po, sisimula na rin yung mamulaklak ang kamatis. Yan po yung nagagawa ng iinit ang mainit at biglang ulan. Pero yan po, may mga bulaklak na mga kamatis. Kaso nga lang po, hindi masyadong lumaki. Gawa nga po ng panahon, sobrang init na mainit kasi uulan. Yan ang nangyari. Kaso yan po yung mga dragon fruit, marami pang bunga.